Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupa'y mataba. Hinukaya niya't inalisan ang bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Juda. Kayo ang humatol sa aming dalawa. Ako at ang aking ubasan, ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas, sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito, wawasakin ko ang bakod nito, hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis, di ko pagyayamanin ang mga puno nito, at pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim, ang mga Hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas. At kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang Salita ng Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan matapos ang tao mo'y palayasin, hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat humabang mabutit umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan, pinipitas tuloy ang bunga nitong tanim na naturan, mga baboy damong nagdala sa gubat, niluluray itong walang pakundangan, kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ikaw manunumbalik, O Diyos, sa dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami't di magtataksil sa'yo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ibadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sasa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng uba sa kanyang bukid at ito'y binakura niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaba ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaba nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay ng kanyang kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Masakit sa loob kapag may failed expectations. Asang-asa ka, pero ikaw ay bigo. Ang inaasahan mo ay hindi natupad. Lalo itong masakit sa loob kapag nagsikap ka upang matamo ang inaasahan mo. Nag-aral kang mabuti at sinamahan mo pa ng dasal. Asang-asa ka na papasa sa exam at ikaw ay bumagsak. Pinalaki mo ang iyong anak. Pinalaki mo siyang mabuti. Nagsakripisyo ka upang makapag-aral sa mabuting paaralan. Sinusundo mo at hinahatid sa kanyang mga lakad. Yan napakabigat sa loob na naging drug addict siya. Failed expectations. Yan din ang nangyari sa Diyos. Ang unang pagbasa at ang ebanghelyo ay tungkol sa ubasan na inihanda ng mabuti, niglagyan ng bakod upang hindi pasukin ng mga asong ligaw, pinatayuan ng tore at ng pisaan ng ubas kasi umaasang marami ang ani, nagtanim ng mga piling ubas, first class na similya, pero nabigo ang may-ari. Sa unang pagbasa, sa halip na mag-ani ng masasarap na ubas, ang tumubo ay ubas na ligaw, mapapait na ubas. Sa ating ebanghelyo, hindi binigyan ang may-ari ng kanyang kaparte ng ani noong ipinagkatiwala niya ang kanyang ubasan. Pinatay pa ang kanyang anak dahil sa kanilang paghahangad na mapasa kanila na ang ubasan. Ang laki ng disappointment ng may-ari. Ang talinhaga ay tungkol sa bayan ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang bayan ng Diyos ay ang bayan ng Israel. Ang ubasan ay ang bayan ng Israel. Malaki ang inaasahan ng Diyos sa kanyang bayan. Inilikas niya ito sa pagkaalipin sa Ehipto. Binigyan ng maayos at matuwid na mga batas. Ginabayan sa kanilang paglalakbay sa disyerto.
binigyan ng lupa at pinaalis ang mga nakatira doon sa Kanaan. Binigyan sila ng kaharian. Pagkatapos ng lahat ng pagkalingang ito, hindi sila naging matuwid na mga Israelita. Nang ape sa mahihirap, gumagawa ng katiwalian, naging mamamatay tao. Nagalit na galit ang Diyos sa kanyang bayan, kaya sinira ang ubasan. Nawasak at naging talunan ang bayan ng Israel at ng Juda. Sa ating ebanghelyo, galit ang Diyos sa nangangalaga sa kanyang ubasan, ang mga saserdote at matatanda ng bayan. Pinagkatiwala sa kanila ng Diyos na pamahalaan, pangalagaan ang kanyang bayan, ang kanyang ubasan. Pero ayaw nilang ibigay sa Diyos ang bunga. Ayaw nilang dalhin at gabayan ang bayan ng Israel. Hindi nila inalagaan ang mga tao. Hindi tinuruan ng kabutihan. Pinakinabangan lang. Hindi sila naging mabubuting katiwala. Ang talinhagang ito ay dapat magsilbi sa atin na warning. Naghahanap ang Diyos ng katumbas na bunga sa kanyang pinupuhunan sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na namatay para sa atin. Nandiyan ang simbahan na kanyang itinatag. Natanggap din ang pananampalataya sa pamamagitan ng mga misyonero. Tinanggap natin ito 500 years na tayong mga Kristiyano. Maraming misyonero ang dumating dito. Ano ang bunga nito sa ating buhay? Mas naging malapit ba tayo sa Diyos? Lalo ba tayong nagmamahal sa ating kapwa? Nagiging makatarungan ba tayo? Ang mga mahihirap sa piling natin ay ati bang natutulungan? To whom much is given, much is expected. God has great expectations from us. Sana naman matumbasan natin lang nararapat na bunga ang lahat ng ipinunla ng Diyos sa atin. Mas magpakabuti tayo. Mas maging malapit tayo sa Diyos. Mas kilalanin natin siya. Isabuhay natin ang ating pananampalataya. Tayo na Kristiyanong bansa ay mas makatarungan ba kaysa mga bansang hindi Kristiyano? Parang hindi yata. Mas natutulungan ba ang mga mahihirap sa atin kaysa ibang bansa? Bakit ang taas ng ating poverty? Mas totoo ba tayo kaysa iba? Bakit kumakalat sa ating mga ang fake news at pinaniwalaan pa ng marami? May pagkakataon pa. Huwag natin biguin ang expectations ng Diyos sa atin na lubusan niyang minamahal at inaalagaan.